Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman tayo for another video. And I'm very excited because in this video, we are going to unbox again and review a budget phone. So, pangmasang phone na naman for you guys because I know you love it. And speaking of pangmasa, may i-share din akong importanteng bagay na for sure makakatulong po sa inyo, especially in these trying times, no? Like pandemic, kailangan na kailangan natin to. So, ang pag-uusapan natin ngayon is ang Quick.insure. This is actually an online insurance marketplace. So ano ba tong si Quick.insure? Isa po itong pinaka-affordable na online insurance plans. Well, actually one-time fee pa nga ito, guys. And aside sa affordable, guys, is marami din silang offer like the vehicle insurance, health insurance, life and accident insurance, at etong malupet, meron silang COVID-19 insurance. Actually, itong COVID-19, guys, is isa sa mga best-seller insurance nila. So itong si Quick.insure, guys, is 100% digital and self-service model. So, para ka lang nag-online shopping like sa Shopee or Lazada. Ganun lang kabilis. And matik din yung approval kapag ka nag-apply ka na or nag-purchase ka, approve agad yun. And not only that, kasi most trusted na top insurance din to dito sa Philippines. In fact, marami silang sikat na partners at isa na roon ang Sun Life. And papakita ko sa screen yung mga partners nila. And as what I have said a while ago, mabilis lang po yung process. Hindi nyo na kailangan pa ng agent. Diretso na pwedeng ikaw na mismo yung mag-apply doon sa website nila. So, ganun po ka-easy, like the word itself na Quick.insure. Quick talaga ang pag-apply. And meron din silang mga dedicated claims assistance kung kailangan mo ng tulong. Ayan, nandyan din sila, guys. May customer support pa nga sila actually na available from Mondays to Sundays. So, ganun po sila ka-legit. And isa pa sa maganda dito, guys, is pwede mong i-purchase kahit nasa abroad ka yung family mo sa Philippines. At pwede ka rin mag-purchase, of course, for your asawa, for your kapatid, for your parents. And eto pa, guys, meron din silang 24 payments available. At isa na yon yung GCash. So, kahit GCash lang, is pwede na rin yon para sa pag-purchase mo ng insurance. And ayun na nga, isa pa sa pinakagusto ko dito, guys, is makakapag-earn ka rin kung gusto mong maging affiliate sa kanila. Kasi meron din silang Quick.insure affiliate program na kung saan kapag part ka na dito is pwede mo i-share yung affiliate link mo. Tapos kapag may gustong pumasok, is ibibigay mo yung link mo and may part ka na doon. And ayun na nga, kapag hindi ka pa sigurado, is may offer din naman sila for personalized code kung ano yung gusto mong insurance na i-apply or bibilhin. And lastly, ang pinakamura ang insurance po nila is 100 pesos. Yes po, 100 pesos mo, pwede ka na pong makapag-purchase ng insurance dito sa Quick.insure. So guys, ito na po isang bagong kinagigiliwan ng mga tao ngayon dahil nga sa situation natin ngayon. So kung gusto nyo mag-avail, ayan, ibibigay ko po yung link sa description box. So grab nyo na, guys. Ayan. Guys, nandito na nga tayo sa ating unboxing and review nitong Yumi Digi Power 5. Ayan, ito po yung kanyang box, guys, and color yellow po siya. Actually, hindi po siya yung standard talaga na box. Parang medyo malapad po yung box niya. And ayan, nakita nyo dito sa likod yung kanyang mga specifications. Isa-isa yun natin itong mamaya. So ayan na, guys, buksan na natin. And as we open, guys, bubungad agad yung unit na naka-attach na, of course, ang kanyang casing. So may free casing na po siya. Medyo mabigat po yung unit, guys. And ito naman yung kanyang sobre na yellow din. Nakalagay dito yung pinejector and the guide itself. And we have here the charger. Ito yung charger niya. Or wall adapter. And of course, yung USB Type-C cable. And ayan, wala na pong laman ng box. So let's go on directly sa unit, guys. So ito na nga si Yumi Digi Power 5. And naka-attach na mismo yung kanyang casing. Tanggalin muna natin para ma-appreciate natin yung likod. And so this is the back of the Yumi Digi Power 5, guys. So kung mapapansin nyo, yung kanyang likod, guys, is textured siya. Ayan, eh, may nakasulat dito na Beyond Dreams. O, di ba? Parang mayroon siyang kamukha. May kamukhang disenyo siya. And ayan, may sunrise effect dito, banda, from the camera itself, frame. And mayroon siyang triple cameras. Ayan, AI thermometer and mayroon siyang LED flash. So yung napansin ko sa unit, guys, is hindi siya totally manipis.
may pagka-bulky siya and medyo may kabigatan din siya. By the way, yung color nga pala nito guys is sapphire blue. Meron silang other colors actually and sa screen, carbon gray and jade green. Ayan, i-turn on na natin. Ayan na guys, si Yumi DJ Power 5 Poise, meron po siyang 6.53 inches large full screen display, HD plus pa lang po siya, and of course IPS LCD pa lang. Yung resolution ng kanyang screen is 1600 by 720 lang din po yung kaya niya sa video. And yung kanya namang specification or chipset, si Yumi DJ Power 5 Poise powered po siya ng Helio G25 octa-core processor. Para sa akin, okay naman din tong Helio G25. Hindi nga lang siya sobrang latest, pero hindi rin naman siya sobrang luma. And Android 11 na rin po siya. So kung mapapansin nyo guys, yung screen display niya, ayan, saktong-sakto lang din. Hindi siya ganun talaga kalutang kasi diba, IPS LCD siya. So do not expect too much about the display guys. Pero kung hindi ka naman napili sa display ng phone na to, lalo sa mga HD Plus at saka sa IPS LCD kind of display, eh sayan laban na rin. Pang budget phone talaga yung kanyang level rin. So yun guys, meron siyang 4GB RAM and 128GB of internal. So yun lang yung nagustuhan ko sa kanya kasi malaki na yung kanyang internal storage. And yung battery niya guys is malaki din. Like, eto meron siyang 6,000 plus milliamp hours battery capacity. And ititest natin yan mamaya. So let's go on muna sa kanyang camera. So here guys, meron siyang 8MP front camera. Then sa rear cam, yung main shooter niya po is 16MP lamang. Triple cam, may 8MP ultra wide and 5MP for the macro cam. So good thing naman dito is meron naman siyang beautification, meron siyang portrait, meron siyang night, panorama, and pro. Ayan. So okay din naman yung kanyang mga features sa camera. So ayun, na-discuss na natin yung cameras niya. Let's go on the mismo sa performance, guys. Ayan. So first is a battery muna tayo. Since diba meron nga siyang 6,000 mAh battery capacity. So try natin i-test to. Charge namin siya from 0% and for 1 hour lamang na charging test guys, and na-increase siya to 44%. So obviously, hindi ganun ka-fast yung kanyang charging kasi hindi naman ito nag-support ng fast charging. Actually, 10 watt lang po yung kanyang kaya. So, kaya hindi siya ganun ka-fast and malaki din yung capacity. Kaya hindi talaga siya mabilis ma-fully charge. So, probably 2 to 3 hours guys ma-fully charge itong si Yumi DJ Power 5. Ayun, and yung kanya namang draining, makikita nyo dyan, tinas namin siya from 90%. Ayan, 1 hour playing Mobile Legend with a high graphics setting and high frame rate. Ayan, sumubo siya to 77%. Ayan guys, so sa draining performance niya, is sakto lang. Hindi siya as in matagal talagang malobat kasi in fairness ha, 13% din yung ginawa sa kanya sa ganung span of time. And diba 6,000 mAh nga yung battery niya. Usually nga sa 5,000 is 10% lamang. And but anyway, if you think about it, depend naman yan sa user kung paano mo gamitin yung phone mo na hindi siya madaling malobat. So medyo adjust lang tayo ng resolution kapag naglalaro, like the graphic setting, ayan. Or yung brightness ng phone mo is hindi masyadong taasan para naman hindi siya ganun kabilis malobat. Ayan. So, pag social media, for sure, hindi siya ganun talaga kailangan kumuha ng battery life. Pata gaming, guys, obviously, kukuha talaga yan ng malaki. Lalo na kapag sa graphic pa mabigat, diba? Ayan na, guys. So, nakita nyo na yung draining performance and charging. Let's go on sa heating. Kung mabilis din ba siyang uminit sa temperature niya. So, there, from 36 degrees, ayan, makita nyo naman, is dumaas siya ng 37. So ayan, good thing about sa temperature ng phone na to is hindi siya mabilis uminit. So advantage talaga kapag made out of plastic yung phone kasi hindi siya ganun kabilis uminit, unlike sa glass. Ayun na guys, nakita nyo na. Now let's go on naman sa kanyang camera performance. So there, tinas namin yung front cam and rear cam niya. So first is sa rear cam. Ayun, sa rear cam performance niya guys, sakto lang naman. Hindi siya ganun talaga ka super clear and detailed. Hindi din naman siya ganun kapangit. Sakto-sakto lang yung quality niya as a budget phone. Nakakuha ka naman ng a bit decent na outcome kapag ka nagsushoot ka sa outdoor. Ayan. Yung front cam niya guys, okay din naman yung pang selfie niya. Again, nakadepende yan sa taste niyo ha. And then, nakadepende din yan sa level ng taste niyo. Isipin natin na budget phone lang siya. So, yung kanyang performance sa front cam din is sakto lang din. Yung front cam niya maganda naman kaso kailangan lang na may proper lighting at saka dapat careful yung pag-shot para hindi blurry or hindi magiging pixelated yung huha sa kanya. Dagdag ko na lang din na yung sa portrait niya guys is hindi ganun ka-clear talaga yung focus. So yun lang. And so now ipapakita ko naman sa inyo yung testing ko sa video niya sa front. And ayan guys, ito yung front video quality niya. Kung makita nyo, tinatest na nga natin to ngayon.
And ayan, hindi rin siya as in totally sobrang linaw at sobrang detailed. Pero ayun, good na rin naman siya, you know, sa isa, as isang budget phone. Okay na, pang lava na rin. So by the way, may mga backup light din kasi tayo. So test natin na walang backup light. Ayan, ito naman guys kung walang backup light. So kung makita nyo, hindi na siya ganun talaga ka-HD. And medyo may pagka-delay na rin. At hindi na rin ganun kaganda yung quality ng video. So maganda pa talaga na may proper lighting. Ayan, or mag-shoot kayo ng day. Ayan. So by the way, umulan ngayon kaya narinig yung ingay. So ayan lang. Ayan na guys, natapos na nating tinest. And everything is okay naman so far. And now, itetest naman natin yung kanyang gaming performance if maganda rin ba. So, then makikita nyo yung tinest namin siya sa Mobile Legends. Ganda naman pala kasi kaya niya yung high frame rate and high graphics setting. And ayan, playable po siya. Pero hindi ko po masabing smooth. So, yun po yung difference ng wala pong mga 90Hz na refresh rate and 180Hz touch sampling rate. Kasi yung game, hindi siya ganun ka-smooth talaga. Although, playable, pwede siya mapaglaruan, pero hindi siya smooth. So, yun lamang po yung napapansin namin. So, kung hindi ka naman maarte, hindi ka naman mapili masyado, as long as meron kang phone na pwede mapaglaruan ng Mobile Legend, okay naman din. At magagamit na camera, na makakuha na rin naman ng decent shots, eh, okay naman na to si Yumi DJI Power 5. And, diba, affordable lang siya. In fact, etong 128GB na variant niya, eh, nagkakalaga lang po ng 6,000 plus sa Banggood online shop. And yung kanya namang 4 and 64 gig is nagkakahalaga lang ng 5,000 plus. So, ayun. Yun lang naman. At available po ito sa Banggood. Guys, kung gusto nyo mag-purchase, bibigay ko yung link sa description box. So, marirecommend ko naman to sa mga students na naghahanap ng phone na mga gamit nila sa school. Okay naman din tong Yumi DJI Power 5, guys. Pero kung ikaw itong mahilig sa mga extensive gaming, hindi ko siya masasuggest kasi hindi siya ganun kaganda yung specification niya. But then, kung ikaw lang itong kailangan lang talaga ng phone like for your studies, homeschool, or for social medias, YouTube, pwedeng-pwede na to siya, guys. So, ayun lang. Maraming pa salamat sa panonood again. Visit nyo lang yung Banggood. Marami pa silang mga products doon na pwede nyo na i-purchase. And speaking of other products, guys, sabay nyo yung mabilis sa Banggood, meron din silang tinatawag na Blitz Wolf. Actually, tinatawag nitong mobile phone fill light lamp. So, kung gusto nyo magkaroon naman ng tinong backup light sa iyong phone, lalo na kapag mahilig kayo mag-shoot night, and di ba may mga phones sa kailangan ng proper lighting, katulad na lamang nitong Yumi DJI Power 5, so, maganda din tong i-purchase, guys. Ayan, kung makita nyo, portable lang nga siya. Ayan, maliit lang siya. There, guys, makita nyo, pwede nyo siya i-attach sa wall kasi meron naman siyang pandikit. Ayan, pwede siyang tanggalin to para maidikit siya sa wall or kung saan mo gustong idikit. Ayan, and meron din siyang, of course, parang ganitong stand for your phone, of course. Ayan, so ganito lang siya, guys. Pwede nyo siya itayong ganyan, tapos dito yung phone nyo. Ayan. So, ganito na yung magiging itsura niya, guys. Ayan. Tapos, ito na yung light. Pwede nyo rin ma-adjust, of course, yung level ng brightness. Ayan. So, very cute ito, guys. Bagay na bagay sa mga mahilig. Sa mga online, business, live selling ba. Kung gusto nyo meron kayong backup light dyan, pwedeng-pwede rin. Or mag-makeup, gamit itong phone nyo lang. Or may backup light na kayo, diba? Or mag-tiktok. So, ayun, napaka-useful nito, guys. Lalo na dyan sa mga teenager dyan. So, available din to again sa Banggood. Ibibigay ko yung link sa description box para dito. Maraming po salamat sa panonood, guys. See you again to my next video. And bye! Mwah! Thank you.